up guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. And to this vlog, mamingwit po tayo. Dito po tayo sa Roholate, sa Puerto mismo, sa may bridge. Yung isda na mahuli dito guys, yung herring. Ayan sila guys, ayan. May marami dito yan, oh, nakahilira. Susubukan natin. So ganito lang po guys, yung ano natin, yung fishing line. Ayan, wala po siyang pamain. Yan lang po yung makintab na bagay, yung lahat ng pamain. So hila-hilain po natin yan guys para makahuli. Ayun, may nahuli na ko guys, herring. Guys, huli ko. Ayun, nakahuli na rin ng madami-dami. Ito guys, nakahuli naman ako. Ayun. Oh. Tingnan mo sila, oh. Dami nila. Ayun, dami pa huli guys. At saka ito yung mga huli ko na, oh, nasa balde. Ayun, marami na. Oh. Masarap ang ulam yan. Wakas, nakahuli na rin. Guys, napadalawa ako. Marami na rin. Ayan guys, tatlo yung huli ko. Isang kilaan lang. Ayan po, dami pong namingwit dito. Guys, uwi na ako kasi nga naputol yung pamingwit ko, sumabit sa ilalim. Marami sanang mahuhuli isda. Sayang. Kaya babalik na lang next time. You know, daming tao dito. Daming tao dito, grabe. Ayan, no? Puro namingwit yan. Dyan. Meron din dito. Ayan. At saka meron doon din sa likod. Ito nga pala yung mga huli ko guys. Nasa mga 20 piraso siguro. Sobra pa. Lulutuin na natin to. Uwi na tayo. So guys, naka-uwi na ako. So lulutuin ko na yung nahuli ko. So ang plano ko guys, lulutuin ko siya Spanish sardines. So lilinisin ko muna. I-prepare ko muna yung mga ingredients. So pakita ko sa inyo guys paano gawin. Simple lang to. So ito na yung ingredients ko guys sa ating Spanish sardines. Dapat may green olives to, kaso wala. So may jalapeno ako. Black pepper, carrots, garlic, and bay leaf. Of course, salt and olive oil. At itong isda natin na huli. So, lilinisin natin guys. Ito yung mga huli ko guys. Medyo marami-rami din pala. Akala ko konti lang eh. So, bibilangin natin siya. At titimbangin. So, yan pang huli ko guys. 39 pieces po siya. At umabot siya ng 1 kilo and 64 grams. Ayan, 1 kilo and 64 gram. So, lilinisin na natin siya. Tulan ba ng ulo? Tulan natin ng ulo, no? Meron. So, okay na guys. Nalinis ko na. Ito yung pang Spanish sardines natin. At saka since na presko po yung isda, set aside ako ng malalaki. Gawin ko ang sinabaw. So ang gagawin ko, lagyan ko muna ng asin para pagtanggal sa langsa. Babad ko muna. So sa ating guys, sa ating Spanish sardines, maglagay ako ng black pepper. At ilagay na natin yung ating carrots, garlic, at saka bay leaf. And then yung jalapeno natin. Okay, ilagay na natin ang ating isda. I-arrange lang po natin dyan sa loob. Ganyan lang po. Actually, kung may ano kayo guys, dapat sana ano to eh, pressure cooker. Kaso wala akong pressure cooker. So ang gagawin ko,
isimmer ko lang siya for about 1 hour. And then mag-add ako ng fish sauce, 1 tablespoon lang. Black pepper powder. 1/2 teaspoon. And then iodized salt, 1/2 tablespoon. At ayun, yung olive oil natin. Lagyan natin siya maraming olive oil, guys. Ayan po, guys. Ganyan po siya karami yung olive oil. So, tatakpan na natin. And isimmer po natin siya for about 1 hour. Number 2 lang po na ano, number sa kalan. So, ito po yung ingredients sa ating sinabaw, guys. Tinulang herring. So, may kamatis ako. Red onion at chili. At cabbage yung pinakadahon natin. Since wala na tayong ibang gulay. So, simple lang po yan. Ayan, nagpakulo ako ng tubig. Lalagyan po natin ng asin. Yung tama lang. Lalagyan na natin yung ating mga ricado. Ayan, pakuloyin po natin yan. Pag nakulo, ilagyan na natin yung fresh nating isda. Lagyan na rin natin yung repolyo. Ala harabas na tinula to. So nakulo na po siya, guys. Ilagay na natin yung ating isda. Yung binabad ko sa asin kanina, hinugasan ko na. Okay, lagay lang natin dyan. Yan, ito yung ano yan, luto. Titikman natin. Okay, guys, luto na yung ano natin. Sinabaw, tinula. So, kuha na tayo. Yung tinula na to, guys, ala Harabas style, kasi inspired po tayo kay Harabas sa mga ginagawa nila. So titikman natin yung style nila ng tinula na may cabbage, kung masarap ba. So napaka ano po, guys, fresh na fresh to. Galing pa po to sa ano, ito may sili, para Harabas talaga. Galing pa po sa dagat yan. Ito po yung ano, guys, lalagyan natin sa ating Spanish sardines. Dapat pakuluan mo muna natin ng ano, mga 30 minutes yan. Tapos tuyuin natin para sa ano, lagyan ng Spanish sardines. So ito na yung Spanish sardines ko. Simple lang po yung ano, mga ingredients dyan. So ilagay na natin, guys, ang ating Spanish sardines sa ating buti na ating pinakuluan. I-arrange lang po natin siya, guys. Ganyan lang po. Depende po sa inyo kung ilan yung ilalagay nyo sa bote. Okay, guys. I-add natin ating olive oil dyan sa ating Spanish sardines para mababad po siya. Ganyan lang po siya, guys. So, okay na po. Ito na po yung finished product natin sa ating Spanish sardines. Ayan. Okay, guys. Kain na tayo sa ating, ano, nahuli ko na isda. Titikman na natin. So, kumuha po ako ng, ano, 3 piraso ng Spanish sardines ko. Titikman na natin. Saka yung tinula ko na ala Harabas style. Thank you, Lord, for the blessings. Ah, sarap ng sabaw, guys. Fresh na fresh. Kasi kung hindi pa naputol yung line ko kanina, for sure, nasa dagat pa rin ako ngayon. Kasi nag-enjoy na ako, sa panghuli. Kain po tayo, guys. Sarap po ng sabaw. Tikman natin yung ano, sardines. Sarap. Okay na. Yung timpla, okay naman. Sarap.
Nakaka-inspired manghuli ulit. Hindi ko na pahabain guys, marami pong salamat sa inyong panonood. Sana po nag-enjoy po kayo sa aking catch and cook ng herring fish. At sana may natutunan kayong konti kahit hindi ako masyadong marunong mag-isda. That was my first time na mag-isda na ganun guys. So, marami pong salamat, have a nice day, God bless us all, bye bye, ingat po tayong lahat.